Kabanata 4,823 hanggang 4,830. Ilang minuto ang nakalipas, nang ang masasamang mamamatay tao ay nag-uusap sa underground operating room. Hiniling ni Charlie sa mga nailigtas na biktima na manirahan at pagkatapos ay tinanong si Joseph. Joseph, inihanda mo ba ang mga bagay na hiniling ko sa iyo na ihanda ng maaga? Tumango si Joseph at magalang na sinabi. Ginoo, Wade, nasa trunk ng kotse ko lahat ng pinaghandaan mo. Kailangan mo ba sila ngayon? Kung kailangan mo sila, ililipat ko sila. Sige, sabi ni Charlie, lumipat ka dito. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Charlie ang bakanteng silid sa hindi kalayuan at sinabi kay Joseph. Lipat tayong lahat doon. Okay, Mr. Wade. Tumalikod si Joseph at umalis at mabilis na naglakad na ma. Wide lang malaking carton mula sa trunk ng isang kotse. Bukod sa hawak niya ang kahon, bitbit niya ang isang mabigat na shopping bag. Sa malaking carton na kahon ay ang logo ng Motay. Kalinang alak, ng pagdiriwang na espesyal na inutusan ni Charlie kay Joseph na ihanda ng maaga. Nang buksan niya ang kahon, mayroong 2-3 litro na bote ng Motay Fitian. At sa kabilang shopping bag, may mga baso na may kapasidad na halos 50 mililitro. Sinabi ni Joseph kay Charlie, Mr. Wade, nandito lahat ng gusto mo. Tumango si Charlie at sinabing, pagkalipas ng 10 minuto, hayaang magtipon ang lahat ng kapatid sa bakuran. At iinom ako ng alak sa pagdiriwang kasama ang lahat. Hindi napigilan ni Joseph na tanungin siya kung inumin ni Mr. Wade ang alak sa pagdiriwang. Ang alak ba ay inihanda ay hindi gaanong kaunti. Mayroon kaming higit sa 100 katao. Kabuuan ng 6 kilo ng alak at kung ang average na bahagi ay ibibigay ito ay magiging masyadong mababa. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Joseph, ang mga sundalo ay napakahusay sa pag-inom. At sa kaunting alak, natatakot ako na baka makamaw lang sila ng Katie. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing kay Ailey hanggang bumalik sa Estados Unidos mamaya ang lahat. Hindi bagay na uminom ng sobra. Ang alak ng pagdiriwang ay isang formalidad lamang. Pagkatapos ng lahat ay bumalik, maaari kang uminom hanggat gusto mo. Tumango si Joseph at ngumiti at sinabing, okay, Mr. Wade. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, okay, Joseph, sige hanapin mo ako sa loob ng 10 minuto. Ikinulong ni Joseph A. ng kanyang mga kamay at magalang na sinabi, ang iyong nasasakupan ay nagretiro na. Pagkaalis ni Joseph, binuksan ni Charlie ang 2-3 kilo na bote ng Motay. At saka naglabas ng 4 medicinal pills sa kanyang bulsa. Ang 4 na halamang gamot ay 2 rejuvenation pills at 2 cultivation pills. Ang parehong uri ng mga table tas ay mayaman sa espiritual na enerhiya. Lalo na ang cultivation pill. Ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya ay higit na maihahambing sa rejuvenation pill. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100,000 mga sundalo ng Cataclysmic Front. Kung kakaunti lang ang rejuvenation pills ang gagamitin, ang spiritual energy. Sa loob nito ay pantay na ipapamahagi sa lahat at ang epekto ay hindi masyadong malakas. Para sa mga mandirigma, ang pinakadirektang paraan upang mapabuti ang kanilang lakas ay ang tulungan silang magbukas ng higit pang mga meridian. At gawin ang bawat isa sa kanilang mga meridian na buksan ng mas lubusan. Kaya naman, lalo na nag-take si Charlie ng 2 cultivation pills. Naglalayong gamitin ang malakas na espiritual na enerhiya sa cultivation pill para tulungan ang mga sundalong ito na mapabuti ang kanilang cultivation. At sapat na upang matiyak na higit sa 100 sundalo ang makikinabang dito ng malaki. Sa oras na iyon, hanggat ang bawat tao ay umiinom ng 1 maliit na tasa. Ito ay sapa, tina upang itaas ang lakas ng karamihan sa mga opisyal at sundalo sa 1 antas. Pagkatapos, naglagay si Charlie ng rejuvenation pill at 1 cultivation pill sa bawat bote ng Motay. Ang 2 uri ng medicinal pill na ito na may purong nakapagpapagaling na kapangyarihan ay halos walang mga dumi. Kaya tagad silang natunaw pagkatapos na may pasok ang likido at sila ay na-disperse ng pantay-pantay. Kabanata 4,824. Pagkatapos ay inilagay ni Charlie ng maayos ang higit sa 100 baso sa mesa. At pagkatapos ay nagsimulang magbuhos ng alak na may halong mga tabletang panggamot sa mga basong ito. Saktong pagbuhos niya ng 1 baso ng alak, bigla siyang nakarinig ng pagsabog mula sa basement. Sa 1 putok, ang buong lupa ay nanginig. Ang mas nakakagulat ay kahit nasa silid na tatago sa pasukan ng underground operating room. Isang malaking dila ng apoy ang bumubulwak na nagpapakita ng lakas ng pagsabog. Alam ni Charlie na ang mga demonyong iyon ay dapat na ganap na naging abo sa nagliliyab na apoy. Na nagtatapos sa kanilang makasalaan ng buhay. Huminto siya sa sandaling ito at natahimik sandali. Pagkatapos ay kinuha ang baso ng alak na napuno at itinaas ito at sinabi sa mahinang boses.
Hindi ko alam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang namatay dito ng walang kabuluhan. Itong baso ng alak, ibibigay ko sa iyo. Sana ay malalaman mo na ang iyong ma. Husay na paghihiganti ay may paghihiganti kapag ikaw ay nasa ilalim ng Jiekwon. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang ibinuhos ang lahat ng alak sa tasa sa lupa gamit ang dalawang kamay. Kung ang baso ng alak na ito ay ibebenta sa mga talagang nangangailangan nito, pagkatapos ay maaari itong magbenta ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar o higit pa. Ngunit sa mga mata ni Charlie, ang baso ng alak na ito ay isang pagpupugay sa mga inosenteng patay at umaasa siyang may pahinga nila ang kanilang mga mata. Kung kaya't bumagsak man ito sa lupa, hindi ito maituturing na basura. Pagkatapos, B. Humuntong hininga si Charlie at ipinagpatuloy ang pagpuno sa iba pang baso ng alak. Hindi nagtagal, mahigit 100 baso ang napuno niya. At ang dalawang bote ng alak ay hinati lang ayon sa ulo. Sa oras na ito, ang 10 minuto ay tapos na. Magalang na kumatok si Joseph sa pinto. At magalang na sinabi sa labas ng pinto, Mr. Wade, nagtipo na ang magkapatid sa looban. Sabi ni Charlie, pumasok ka. Sumunod naman si Joseph at itinulak ang pinto. Pagkabukas pa lang ng pinto, naamoy niya ang napakalakas na aroma ng motay. Ang motay ay orihinal na alak na may lasa ng sarsat na maaaring ituring na pinakamabango sa lahat ng alak. Kaya malakas ang amoy na halos tumama sa butas ng ilong. Ngunit sa sumunod na segundo, nagulat si Joseph nang makitang ang amoy ng alak sa hangin ay nagkaro. En pa ng pakiramdam na nagpapasigla sa katawan at isipan. Para bang sa isang malamig na araw ng taglagas siya ay natulog ng payapa at maganda. Sa hindi maipaliwanag na kadalian at ginhawa sa buong katawan niya. Hindi na maiwasang magtanong kay Charlie na may pagtataka. Ginoo, Wade, bakit ang amoy ng alak na ito ay hindi ka panipaniwala? Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing ito ay isang panggamot na alak na espesyal na inihanda para sa mga kapatid. At ito ang aking espesyalidad. Ang lihim na recipe, sinabi ko na. Pagkatapos ng misyong ito, palakasin ko talaga lahat ng kapatid. Ang baso ng alak na ito ang paraan ko para matupad ang aking pangako. Nagtatakang tanong ni Joseph, Mr. Wade, mayroon bang elixir sa alak na ito? Tumango si Charlie at bahagyang ngumiti. Hindi lamang ako naglagay ng elixir. Ngunit inilagay ko rin ang pinakamahusay na elixir na mayroon ako. Pagkatapos nito, idinagdag niya, bagaman ang lahat ay makakakuha lamang ng isang maliit na baso ng alak. Huwag maliitin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan na nasa maliit na basong ito. Maaaring tumasang 3 star na maagang yugto ng mga mandirigma sa gitna at huling 4 na bituin na antas. At mga 4 star early stage warriors, kung ikaw ay isang 5 star early stage warrior, maaari kang mag-upgrade sa 5 star great perfection. Kung ikaw ay mapalad, hindi impus. Ibleng mag-upgrade sa 6 na bituin sa maagang yugto. Kung tungkol sa isang 6 na bituin na mandirigma, maaaring mahirap mag-upgrade sa 7 bituin. Hindi bababa sa mula sa maagang yugto hanggang sa gitnang yugto. Pumula sa gitnang yugto hanggang sa dakilang perpekto. Si Joseph ay natakot at sinabi, Mr. Wade, ang dalawang commander ng Cataclysmic Front ay 6 na bituing mandirigma na ngayon. Bukod dyan, mayroong higit sa 15 star na mandirigma. At ang natitirang 4 na bituin at 3 bituin na mandirigma, mayroong higit sa 100 tao. At halos lahat sila nandito ngayon. Kung ito ay tulad ng iyong sinabi. Kung gayon ang Cataclysmic Front ay magkakaroon ng higit sa 10 bagong recruit ng 6-star battle commander. Magkakaroon din ng higit sa 45-star na general at higit sa 64-star na general. Kabanata 4,925. Sa pagsasalita nito, nauutol si Joseph sa panonibig. Kung totoo iyon, kung gayon, dot ang kabuoang lakas ng Cataclysmic Front. Magdamag ay lulandag sa isang ganap na bagong kaharian. Tumango si Charlie at mahinang sinabi, ang lakas ng Cataclysmic Front ay talagang malayo sa sapat. Sa mundong ito, maraming malalakas na kalaban na hindi natin alam, natatakot ako na marami. Sabay-sabay na pag-inom ng alak sa pagdiriwang para sa hinaharap, si Charlie ay puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng pagbabantay at pag-iingat. Ang kabuoang lakas ng Cataclysmic Front ay talagang napakalakas. Ngunit ito ay itinuturing lamang na malakas sa kilalang mundo. Ngunit ang malakas na kala. Ba na nakatago sa dilim ay malamang na mas malakas kaysa sa Cataclysmic Front. Sa makatuwid na dama ni Charlie na sa hinaharap, hindi lamang niya mapapabuti ang kanyang sariling lakas. Ngunit patulo, Wading pahusayin ang lakas ng buong Cataclysmic Front ng Lynn Early. Naunawaan ni Joseph ang karakter ni Charlie at agad na sinabing magalang. Ginoo, Wade, mangyaring makatiyak na ang iyong mga na. Sasakupan ay hindi kailanman magiging kampante dahil sa lakas ng individual o ng buong Cataclysmic Front. Ang lakas ay malakas, at sa puso, ang kaaway ay hindi minamaliit.
Tumanggaw si Charlie nang may kasiyahan at mahinang sinabi. Kung maaari kang magkaroon ng ganitong kaisipan, mayroon akong kaunting inaasahan para sa hinaharap ng cataclysmic front. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng malaking kamay na kumaway at sinabing. Tara, pumila na ang mga kapatid para kumuha ng inumin. Sige. Hindi may tago ni Joseph ang kanyang pananabik at agad na tumalikod para lumabas at sinabing. Mga kapatid, espesyal na inihanda ni Mr. Wade ang isang kakaibang alak upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Maniwala ka sa akin, ang alak na ito ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar para sa iyo. Ito ay isang magandang pagkakataon. Sinabi niya kagad, lahat ng tao ay mayroon nito. Simula sa unang hanay, pumila mula kaliwa pa kanan para pumasok para kunin ang alak. Tandaan, huwag magbuhos ng isang patak. Pupagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Lahat ay nasa kawalan. Hindi nila maisip kung anong uri ng alak ang maaaring nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. At kahit na tumapon sila ng isang patak, bakit nila ito pagsisisihan habang buhay? Gayunpaman, hindi nila hinamak ang mga salita ni Jose dahil dito. Dahil alam nila na si Charlie ay isang hindi maarak na dalubhasa sa pinakamataas na antas. At maging si Supreme Commander Joseph ay handang igalang siya. Kaya siguradong hindi ordinaryong bagay ang binigay niyang alak. Kaya, lahat ay tumayo ng tuwid simula sa unang hanay. Isa-isang pumila para kumuha ng baso ng alak na may kapasidad na halos 40 o 50 mililitro sa harap ni Charlie. Partikular na ipinaliwanag ni Joseph sa lahat na hindi sila dapat uminom ng maaga. Dapat nilang hintayin na magsalita si Charlie bago uminom ang lahat. Hindi na kailangang sabihin ang organisasyon at disiplina ng Cataclysmic Front. Ang bawat isa na nakakuha ng baso ng alak, lahat ay ang kanilang mga braso ay ganap na paralel sa lupa. Na may 90 degree na angulo sa pagitan ng kanilang mga braso, patuloy na hawak ang baso ng alak, hindi nan. Gang ahas na tanggapin ito ng basta-basta. At si Charlie ay walang pagmamataas ng Lord of Cataclysmic Front sa lahat. At personal na iniabot ang mga baso ng alak sa bawat sundalo. Nambobola din ni taang lahat ng sundalo ng Cataclysmic Front. Ang ganitong uri ng paggamot, pabayaan ang karanasan mula kay Charlie ay hindi kailanman ibinigay kahit ni Joseph. Nang iabot lang ni Charlie ang isang baso ng alak sa isang sundalo at ibinaba ang kanyang ulo para kumuha ng isa pang baso ng alak. Hindi niya inaasahan na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay ang dati niyang kakilala. At ang iligal na anak ng pamilyang Su, si Rauli. Sa oras na ito, tiningnan siya ni Rauli na may pagmamahal sa kanyang mga mata at isang nahihiyang ngiti. Hindi napigil ang igalaw ang kanyang manipis na cherry lips. At medyo kinakabahang sinabi, "Hello, Mr. Wade." Takang tanong ni Charlie, "Rauli, bakit ka nandito?" Noong nakaraan, siya ay natunto ng detective na si Duncan sa New York. Para hindi siya mahuli, nag-utos na si Charlie kay Joseph ng maaga. Inayos para sa kanya na umalis sa Estados Unidos sa pamamagitan ng bangka at lumipat sa isang eroplano sa Cuba upang bumalik sa China. Pero hindi inaasahan ni Charlie na makikita niya si Rauli dito. Tsaka ngayon lang siya nasa underground operating room ng matagal. Kabanata 4,226. Matapos sundan ni Rauli ang iba pang mga sundalo ng Cataclysmic Front. Naiwan siya sa itaas at hindi na bumaba. Kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na magkita. Hanggang ngayon lang niya nalaman na nakarating din pala siya sa Mexico. Magiliw na, tiningnan ni Rauli si Charlie sa oras na ito at nahihiyang sinabi. Ginoo, Wade, sinabi ni Master Juan na mayroon kang misyon para sa lahat. At kailangan mo ng 3 star at mas mataas na mga mandirigma para lumahok. At kulang lang ang 3 star warriors. Kaya lumipad ako mula sa bansa. Bahagyang tumanggaw si Charlie at nakangiting tanong sa kanya. Wala bang silbi ang paggamit ng sarili mong tunay na pagkakakilanlan sa pagkakataong ito? Hindi. Tumalikod si Rauli sa iba pang mga sundalo ng Cataclysmic Front. Kaya pilyo niyang inilabas ang kanyang dila at sinabing, mayroon akong bagong pagkakakilanlan sa pagkakataong ito. Sige. Bahagyang ngumiti si Charlie, iniabot sa kanya ang alak sa kanyang kamay, at magalang na sinabi. Gaya ng sinabi niya sa iba ngayon lang, naging mahirap ang trabaho ngayon. Nagmamadaling umiling si Rauli at sinabing, hindi mahirap, hindi mahirap. Isang karangalan ni Rauli na makapaglingkod sa iyo, Mr. Wade. Nakangiting sabi ni Charlie, okay, bumalik ka sa team. Maghintay hanggang bumalik ka. Mamaya na ako mag-uusap ng detalyado, babalik ka sa United States kasama ko ngayong gabi, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Medyo kinakabahang sinabi ni Rauli, Mr. Wade, sinusubaybayan ako ng detective na iyon. Kung pupunta ako ngayon sa Estados Unidos, hindi ba ito magdudulot sa iyo ng problema? Humiling si Charlie at Boo. Muntong hininga, hindi ka na matunta ni Duncan.
Naaksidente siya kanina at pagkatapos ng kanyang aksidente. Ang mga kaso na pinamunuan niya dati ay wala na. Ngayon at binago mo ang iyong pagkatao, walang magiging problema. Mabuti yan. Hanggat hindi ako manggugulo kay Mr. Wade, magiging maayos si Rauli. At sa bawat oras ay susundin ang mga tagubili ni Mr. Wade. Goma ng pakiramdam ni Rauli. At nang maisipan niyang makabalik sa Estados Unidos kasama si Charlie, lalo siyang naging masaya. Pumunta siya rito sa pagkakataong ito at pangalawa ang kanyang misyon. Higit sa lahat dahil gusto niyang makita si Charlie. Kung tutuusin, araw-araw niya itong iniisip araw at gabi sa kanyang puso. Kaya natural na gusto niyang makahanap ng pagkakataon na makita siya. Ngunit na Kara, mandem pa rin ang kaunting panghihinayang si Rauli. Sa pagkakataong ito sa misyon, halos walang pagkakataon na makilala si Charlie. Mahirap makipagkita ngayon. Tinatayang pagkatapos uminom ng alak ng pagdiriwang. Ang lahat ay agad na magwawakas sa lugar. At pagkatapos ay nandyan pa rin siya. Kung kailangan niyang bumalik sa China, halos isang beses lang niya makikita si Charlie. Ngunit ngayon ang pinakamahusay. Pagkatapos uminom ng alak ng pagdiriwang, maaari siyang bumalik sa Estados Unidos kasama si Charlie. Nangangahulugan ito na mas maraming pagkakataon na makilala at makasama siya sa hinaharap. Kaagad, bumalik si Rauli sa koponan na masayang may dalang isang baso ng alak. Matapos matanggap ng lahat sa cataclysmic front ang pagdiriwang ng alak at bumalik sa kanilang mga lugar. Hey! Inuha ni Charlie ang huling dalawang baso ng alak at iniabot ang isa sa mga ito kay Joseph. Itinaas ni Joseph ang baso ng alak na may magalang na mga kamay. Pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa harapan ng pila. Nakatayo kasama ang iba pang mga sundalo ng cataclysmic front. Tumayo si Charlie sa harap ng mga tao, itinaas ang kanyang baso gamit ang isang kamay at malakas na sinabi. Ang paggana, pinang lahat ng mga sundalo ngayon ay humanga sa akin. Hindi ko inaasahan na matatapos mo ang gawain ng napakaganda ng walang anumang kaguluhan. At kahit isang kapatid na lalaki ay hindi nasugatan sa misyong ito. Sa aking opinyon, ang iyong pagganap sa misyong ito ay ganap na perpekto. Upang magdiwang, espesyal kung inihanda ang mga alak sa pagdiriwang na ito. Hayaan akong magtaas ng baso at sabay-sabay na inumin ang tasa ng pagdiriwang na alak na ito. Malakas na sinabi ni Joseph, gustong ibahagi sa iyo ng iyong subordinate Mr. Wade, ang tasang ito. Sabay-sabay ding sinab. Ay nang lahat, gustong-gusto ng iyong subordinate Mr. Wade, na inumin ang tasang ito kasama mo. Tuwang-tuwa na tumanggaw si Charlie, at matapang na sumigaw, okay, let's go. Sumagot din ang lahat ng sabay-sabay, go. Kabanata 4,227. Pagkatapos ng utos, itinaas ni Charlie ang isang baso kasama ang lahat at ininom ang giuma sa isang lago. Para kay Charlie, ang espiritual na enerhiya sa alak na ito ay baliwala na. Kaya hindi niya ito naramdaman. Gayunpaman, para sa mga sundalong nasa harapan nila, ito ay ganap na naiiba. Hindi inakala ng mga taong ito na ang alak na ito ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Nang inumin nila itong baso ng alak sa kanilang tiyan sa isang hininga. Naramdaman na lamang nila ang malakas na mainit na agos mula sa kanilang mga tiyan na humahanggos patungo sa kanilang dantian. Kaagad pagkatapos noon, ang mainit na agos ay naging malakas na momentum. Iyon ay parang isang mapanirang puwersa at biglang sumugod patungo sa 8 meridian. Para sa mga mandirigma, ang pagpapabuti ng kanilang lakas ay malapit na nauugnay sa 2 elemento. Ang unang elemento ay ang bilang ng mga pagbubukas ng 8 extraordinary meridians. Ito rin ang pangunahing elemento upang masukat ang paglilinang ng isang martial artist. Kung mas nabuksan ang mga meridian, mas malakas ang antas at lakas ng mandirigma. Tulad ng para sa pangalawang elemento, ito ay ang kines ng bawat meridian. Ang karamihan sa mga mandirigma ay maaari lamang magbukas ng ilang meridian. Ngunit hindi nila maaaring gawing ganap na bukas ang lahat ng mga meridian. Para bang lahat ng tao ay may 2 butas ng ilong. Kung sino ang may pinakamaraming bukas na butas ng ilong ay mas maraming air intake. Tulad ng para sa espiritual na enerhiya, hindi lamang ito makakatulong sa kanila na magbukas ng higit pang mga meridian sa isang hakbang. Ngunit gawing mas makinis ang mga meridian na kanilang binuksan at direktang mapabuti ang kanilang paglilinang mula sa 2 dimensyon. Sa makatuwid sa sandaling ito, ang lahat ng mga sundalo ay natakot at hindi maipaliwanag na natuklasan na ang lumalakas na momentum sa kanilang mga katawan ay hindi lamang nakakaapekto sa mga meridian na sila ay nagbukas. Ngunit sumugod din sa susunod na meridian na hindi nila nalampasan. Maya-maya, may tuwang-tuwa na sumigaw, nabuksan ko na ang ika-4 na meridian. Binuksan ko na ang ika-4 na meridian. Kaagad pagkatapos, may sumigaw, ako rin. Diyos ko,
Mahigit 8 taon na akong naghihintay para makalampas sa meridian na ito. Pero 8 taon na ang lumipas at hindi ko na nalampasan. Hindi ko ine-expect na ngayon lang to bubuksan. Kahit si Rowley ay hindi napigil ang sumigaw sa kanyang puso, nakalusot pa ako sa 4-star. Hindi ko man lang pinangarap na maging ace. Ang 4-star warrior tulad ng aking lolo. Sa karamihan ng tao, ang ilang mga tao ay sumigaw sa pananabik. 5-star warrior. Sa wakas ay naging 5-star warrior na ako. Hindi ko pinangarap iyon sa buhay ko. May pagkakataon pa na maging isang 5-star warrior. At ang 12-dosen ng 5-star na mandirigma ay tuwang-tuwa sa oras na ito. At may nagsabi, binuksan ko ang ika-6 na meridian. May kakatapos lang. Panipi. Pagkatapos, naroon ang dalawang umiiral na commander, sina Walter Chen at Harmon Lu. Bagamat hindi agad nalampasan ng dalawa ang 7 meridian. Ang Con. Ilang antas ng paglilinang ay tumalon din mula sa gitnang yugto ng 6 na bituing mandirigma tungo sa kaharian ng mahusay na pagiging perpekto. Sa katunayan, hanggat binibigyan sila ni Charlie ng isa pang tasa. Sapat na para sa kanila na kumpletuhin ang paglipat mula sa 6 na bituing mandirigma tungo sa pambihirang tagumpay ng 7 bituing mandirigma. Bukod dito, ang mas bihira ay ang especially. Iritual na enerhiya sa alak ay nakatulong sa kanila na patuloy na lumawak. At palakasin ang 6 na meridian na nabuksan na gumagawa ng isang husay na pagpapabuti sa kanilang pangkalahatang lakas. Kahit na para sa isang master na tulad ni Joseph na nakatuntong na sa madilim na kaharian, ang baso ng alak na ito ay nagpaparamdam sa kanya na parang natapos na niya ang isang pagbabago. Kahit na, ang kanyang paglilinang ay hindi umunlad sa mga yugto, siya ay gumawa ng malaking pagunlad. Kahit sa 10 o 8 taon, maaaring walang ganoong pagunlad. Sa loob ng ilang sandali, tuwang-tuwaan. G. Mahigit 100 elite na sundalo sa buong Cataclysmic Front. Na hindi sila madadagdag, at marami pa nga ang napaluha. Para sa mga mandirigma, ang kahirapan sa pagtawid sa kaharian ay maihahambing sa pagtawid ng mga uri ng lipunan. Para sa ilang mga tao, napakahirap alisin ang kahirapan sa buong buhay. Habang para sa ilang mga tao, maaari lamang nilang makamit ang isang katamtamang masaganang buhay sa isang solong pagsisikap. Kabanata 4,128. Kung ang panggit ng uri ay nagnanais na magpatuloy at makamit ang ganap na kalayaan sa pananalapi. Mahirap ding makamit sa malupit na lipunan ngayon. Ganoon din sa kaharian ng isang mandirigma. Minsan, kahit na may habang buhay, imposibleng makamit ang paglukso mula sa 2-star na mandirigma hanggang sa isang 3-star na mandirigma. Ang dala, 1-star na mandirigma ay talagang ang kisame ng buhay ng karamihan sa mga mandirigma. Hindi banggitin, mula sa 3 bituin hanggang 4 na bituin, 4 na bituin hanggang 5 bituin, at kahit 5 bituin hanggang 6 na bituin. At ang baso ng alak ni Charlie ay aktwal na nakamit ng higit sa 100 tao ang larangan ng paglilinang sa isang iglap. Para sa kanila, ito lamang ang pinaka-hindi kapani-paniwalang himala. Si Joseph bilang pinakamakapangyarihang tao sa Cataclysmic Front ay lumingon upang tingnan ang kanyang mga kapatid. At agad na nalaman na karamihan sa kanila ay why nakamit ang pagpapabuti ng kanilang cultivation realm at sila ay labis na nasa sabik. Nang muli niyang ibinaling ang tingin kay Charlie, sa mga mata ni Joseph bukod pa sa pasasalamat ay mas lalo siyang humanga. Bigla siyang lumuhod sa isang tuhod tumingin kay Charlie na may mga kamao sa magkabilang kamay. At magalang na sinabi, itong subordinate, salamat Mr. Wade sa iyong kabaitan. Gusto kong gawin ang lahat para kay Mr. Wade. Agad ding bumalik sa katinoan ang iba pang miyembro ng Cataclysmic Front. Kaya't sinundan ng lahat si Joseph at lumuhod patungo kay Charlie sa isang tuhod. Pinagsali ko pang kanyang mga kamao sa 2 kamay. At sumigaw ng malakas, itong subordinate, salamat Mr. Wade. Handa akong gawin ang anumang gusto mo para kay Mr. Wade. Napatingin si Charlie sa mahigit 100 sundalo sa harapan niya. Nakikita ang kanilang mga mata na puno ng luha at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng determinasyon. Alam niya na ang mga taong ito ay tiyak na magiging kanyang kanang kamay. Habang nakahinga, bahagyang tumanggaw siya at malakas na sinabi. Ako, sa hinaharap ay tiyak na hindi magtataksil sa iyong tiwala. Maging ito man ay Cataclysmic Front o ikaw, sa hinaharap. Ibubugo ko ang mga pakpak nito na parang isang bato na pumailang lang hanggang 90,000 milya. Agad na nakinig ang lahat ng mga sundalo at sundalo ng may sigasig. Sa oras na ito, ang apoy sa underground operating room ay nagpainit na sa lupa. At bumuos pa ang apoy palabas ng silid sa lupa. Sinabi ni Charlie kay Joseph, Joseph, malapit na ang oras, utusan ang lahat na lumikas sa maayos na paraan. Nang marinig ito ni Joseph, agad siyang lumingon at malakas na sinabi. Ayon sa plano A na umatras sa maayos na paraan, tandaan na alisin ang lahat ng mga bagay na iyong nahawakan mula sa eksena. At wine glass ng lahat.
Dapat burahin ang aftermath team ang lahat ng baka sa loob ng kalahating oras. At pagkatapos ay lumikas ayon sa itinatag na ruta. Agad na sumigaw. Ang mga sundalo, sumusunod ang mga nasasakupan. Pagkatapos nito, mahigit 100 katao ang agad na nag-disband on the spot. At agad na nahahati sa iba't ibang grupo, nagmamadali sa iba't ibang direksyon. Ang ilang mga koponan ay hindi nangangailangan ng resulta, kaya kinarga na lang nila ang kanilang mga baso ng alak at nagsimula kaagad. Lumabas, pinaandar ang sasakyan, at mabilis na pinaandar. Ayon sa orihinal na plano, magbalat kayo sila bilang mga dayuhang manggagawa. At sumakay ng espesyal na chartered na eroplano mula sa Mexico upang bumalik sa gitnang silangan ng direkta sa pangalan ng paglipat ng proyekto. Mayroon ding isang koponan na partikular na responsable sa paghihintay sa pagpapadala ni Charlie sa Estados Unidos. Kaya kinailangan nilang magmaneho ng paglalakbay sa lupa patungo sa Los Angeles. Na napakalapit sa hangganan ng US-Mexico at pagkatapos ay lumipad mula Los Angeles patungong New York. Bilang karagdagan, mayroong isang espesyal na koponan na mananatili sa likod upang harapin ang mga resulta. Pagkatapos nilang sirain ang lahat ng mga pahiwatig, hindi sila aalis kaagad sa Mexico. Ngunit mananatiling tahimik sa loob ng 3 araw upang obserbahan ng mga pagbabago sa sitwasyon sa susunod na 3 araw. Kung ang insidente at ang natitirang mga pahiwatig ay natagpuan, ang mga ito ay malulutas kaagad. Kung hindi, ililikas din sila pabalik sa Middle East. Ayon sa mga utos ni Charlie, ang pangkat na namamahala na naghihintay na magpadala para sa Estados Unidos ay dadalhin ang lahat ng mga nailigtas na tao palabas ng Mexico. Saan man sila nanggaling, kailangan muna nilang dalhin sila sa Estados Unidos. At pagkatapos ay pauwiin sila mula doon. Kabanata 4,129. Sa layuning ito, espesyal na inihanda ng Cataclysmic Front ang isang bus upang mapadali ang transportasyon ng mga nailigtas na tao. Gayunpaman, sa mga on-site na tauhan, pansamantalang binago ng isang tao ang itinatag na kaayusan, at ang taong iyon ay si Rauli. Ang katawan ni Duncan ay pinalamig ng pamilya Faye. At hindi nag-aalala si Charlie na may isang tao sa United States na masubaybayan si Rauli. At dalhin siya pabalik sa Estados Unidos. May iba pa siyang arrangement. Hindi nagtagal ang mga nasajep. Kasama ang kliyente na katatapos lang ng operasyon at nakoma pa. Inilabas lahat sa bakuran at pumila para sumakay ng bus. Naglakad si Abren sa dulo ng team. N. Akita niya si Charlie mula sa malayo at gusto niyang kumustahin. Ngunit sa hindi malamang dahilan, binitawan niya ang ideya. Nang makitang nag-aalangan siyang magsalita, sumigaw si Charlie ng malakas, "Kuya." Dinaling ni Abren ang kanyang ulo ng hindi malay at medyo kinakabahang nagtanong. "Ginoo, Wade, ikaw, tinatawag mo ba ako?" Tumanggaw si Charlie at ngumiti at sinabing, "Siyempre, tinawagan kita." "Hindi mo naman agad ako makikilalang kapatid, diba?" Ang sabi ni Abren na flattered, "Mr. Wade, nandito ka. Tagapagligtas ko, how dare I call myself a brother in front of you?" Bahagyang ngumiti si Charlie. Tumingin sa kanya at nagtanong, "Kuya, ano ang susunod mong plano?" Nang marinig ang tanong ni Charlie, napailing si Abren sa kanyang ulo. At sinabing may pilit na ngiti, "Ito ang sitwasyon. Ano pa ang maaari kong plano? Sa wakas ay nakaligtas ako sa sakuna, salamat sa iyong pagpapala. Kaya babalik ako ngayon sa United States at mag-iisip ng iba pang paraan." 2. Minjin sa kanya si Charlie at seryosong sinabi, "Brother, dahil nagplano ka ng maglakbay ng libu-libong milya sa Mexico para maging isang marino. At sa palagay ko ay magiging mahirap para sa iyo na makahanap ng angkop na trabaho kapag bumalik ka sa Estados Unidos." Narinig ito ni Abren, biglang nahiya at walang magawa ang ekspresyon niya. Bumaantong hininga siya at sinabing, "Kung hindi ako makakahanap ng angkop na trabaho, hahanap lang ako ng mga low-end na trabaho na gagawin. Makakahanap ng trabaho ang nanay ko para sa akin sa mga restaurant, kaya sigurado ako." Tumingin sa kanya si Charlie at ngumiti, "Kuya, sa palagay ko, hindi ito kasing ganda nito. Lumabas ka na rin, kaya hindi mo na kailangang bumalik ng nagmamadali. Dahil gumagawa ka ng communication engineering, bakit hindi ka sumali sa Cataclysmic Front at magtrabaho kasama sila sa hinaharap?" Cataclysmic Front. Ang Cataclysmic Front ay nakabase na ngayon sa gitnang silangan at tumatago sa mundo sa pamamagitan ng dagat at hangin. Ang pangangailangan para sa komunikasyon ay tiyak na tataas at magiging mas mataas sa hinaharap. At ang mga talentong tulad mo ay lubhang kailangan. Nang magsalita si Charlie, dalawa na ang plano niya. Kung pumayag si Abren sa kanyang imbitasyon, ito ang pinakamahusay. At tiyak na hahayaan niya si Joseph na bigyan siya ng mapagbigay na paggamot at pagkatapos ay dalhin siya ng direkta sa gitnang silangan. Ngunit kung hindi siya pumayag, tiyak na hindi niya ito mapapabayaang manatili sa alaala ng mga nangyari rito.
at direktang bumalik sa Estados Unidos. Tulad ng ibang mga taong nasajep, buburahin niya ang lahat ng alaala niya at ng iba pa tungkol sa araw na ito. Ngunit madaling ayaw ni Charlie na subukan ang pangalawang opsyon. Kung tutuusin, nakilala niya si Abren minsan. At ito ay isang bit ng kapalaran. Kung mabubura ang kanyang alaala, ang dalawa ay walang interaksyon sa hinaharap. At makakalimutan ni Abren ang madugong aral ngayon at B. Kabalik sa Estados Unidos sa isang nalilitong paraan sa paghahanap ng ibang trabaho. Sa kaibahan, mas gusto ni Charlie na kunin siya sa ilalim ng kanyang utos. At sa parehong oras, hayaan siyang panatilihin ang memorya na ito, na itinuturing na isang malaking kagalakan. Hindi inaasahan ni Abre na iimbitahan siya ni Charlie na sumali sa cataclysmic front. Sa sandaling ito, hindi siya nag-atubili. Ngunit nagtanong ng may labis na pagtataka. Kuya, ang isang tulad ko ba ay talagang kwalipikadong sumali sa cataclysmic front? Seryosong sinabi ni Charlie, Kuya, dalubhasa ka sa komunikasyon. Kailangan namin ng mga talentong tulad mo at ang mga pangunahing miyembro ng cataclysmic front ay karamihan ay mga Chinese. Walang hadlang sa komunikasyon at ang pagsasama ay magiging napakasimple. Natiyak na mas komportable kaysa bumalik sa Estados Unidos at naghahanap ng trabaho. Kabanata 4,930. Tuwang-tuwang sinabi ni Abre nang hindi nag-iisip, payag ako. Payag ako, iniligtas mo ang buhay ko. Kung may pagkakataong suklian ang aking pasasalamat, hindi ako magdadalawang isip. At ayaw ko ng isang sentimos, basta 10,000 yuan. Kontento ako na kayang alagaan ako. Nakangiting sabi ni Charlie, Kuya, ayaw mo ng sweldo. Paano ang iyong ina, asawa, at mga anak? Ayos lang, matigas na sabi ni Abren, bilang tao, kailangan mong suklian ang iyong pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, iisipin ang aking ina, asawa, at mga anak na nawawala ako sa hinaharap. At palagi silang nag-aalala tungkol sa akin at naghahanap ng mga pahiwatig sa lahat ng dako hanggang sa makita nila ang balita na ako ay pinatay. Baka malalaman nila ang mga detalye ng pagpatay sa akin mula sa pulisya. At tiyak na sila ay magiging lubhang masakit at nagdadalamati. Pagkasabi noon, tumingin si Abre. And kay Charlie at nabulunan, iniligtas mo ako. Sa buhay na ito, ang aking asawa, mga anak at mga anak ay hindi magdurusa sa sakit ng aking malagim na kamatayan. Mula sa puntong ito, hindi mula. Nang ako iniligtas kundi iniligtas mo rin sila. Sa kasong ito, ito ang pinakamahusay para sa kanila na nabubuhay ako. Tapos na ang sitwasyon, pati na ang kahirapan sa buhay. Naniniwala ako na dapat nilang malampasan ito. Ito ay walang iba kundi isang maliit na pagsusumikap. Nakita ni Charlie ang matigas na ekspresyon at matigas na mata ni Abren at medyo naantig siya sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya si Joseph sa kanyang tabi at sinabi sa kanya, Joseph, ito si Abren lang, isang dalubhasa sa larangan ng komunikasyon. Naniniwala ako na ang cataclysmic front ay talagang nangangailangan ng gayong talento, kaya hayaan siyang sundan ka at dalhin siya sa gitnang silangan. Nakangiting sabi ni Joseph, ang galing. Naghahanda na ngayon ang cataclysmic front para palakasin ang pamumuhunan nito sa hardware sa larangan ng komunikasyon. At may kakulangan ng gayong talento upang matulungan kaming makumplito ang infrastruktura at pagpaplano ng blueprint sa hinaharap. Ngumiti si Charlie at sinabing, okay, sa aking palagay, sa hinaharap, ang cataclysmic front ay maaaring mag-customize ng sarili nitong mga satellite ng komunikasyon mula sa mga kumpanya ng komunikasyon. At pagkatapos ay pumunta sa isang komersyal na kumpanya ng paglulunsad ng satellite upang ilunsad at bumuo ng sarili nitong satellite communication system. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na komunikasyon ng cataclysmic front ay nangangailangan ng mataas na antas ng pagiging confidential. Ngunit kung umaasa ito sa komunikasyon at mga serbisyo ng network na ibinibigay ng ibang mga operator, mahirap makamit ang 100% na seguridad. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, naaalala ko na ngayon ang parehong pribado at gobyerno ng mga negosyo ay tila nakakapaglansad ng kanilang sariling mga satellite. Oo, alam na alam ito ni Abren na nasa gilid at agad siyang tumango at sinabing walang pag-aalinlangan. Ang tatlong pinakamalaking problema sa pribadong pa. Glulunsad ng mga satellite ay talagang nauugnay sa pera. Ang isa ay ang R&D at produksyon ng satellite mismo, ang isa ay ang gasto sa paglulunsad. At ang proseso ng pag-aproba na kinakailangan upang ilunsad ang satellite. Kung ang satellite ay inilunsad sa pangalan ng cataclysmic front, tinatayang lahat ng mga bansa ay magiging sensitibo. Iminumungkahi ko na maaari ka munang mag-par. Ihistro ng isang legal na pribadong kumpanya sa Estados Unidos o isang offshore center gaya ng Cayman Islands. At pagkatapos ay gamitin ang pribadong kumpanyang ito upang kumonekta sa mga satellite R&D na kumpanya. Maglunsad ng mga kumpanya at makakuha ng pag-aproba. Mabilis na nagtanong si Joseph sa gilid, Mr.
lang, magkano ang kabuuang halaga ng paglulunsad ng satellite ng komunikasyon. Naisip ito ni Abren at sinabing, kung gusto mo lang mapagtanto ang globalisasyon ng cataclysmic front mismo, komunikasyon sa halip na subukang maging tagapagbigay ng komunikasyon sa TASI. Sa katunayan, ang kabuuang demand ay magiging mas maliit, ang halaga ng mga satellite ay nasa $10 milyong. At mas mababa ang launch cost. Sa kasalukuyan, para sa SpaceX ng Elon Musk, ang presyo ng paglulunsad para sa isang kilo ay humigit kumulang $5,000. At ang presyo para sa isang satellite ay humigit kumulang $2 million. Kung ito ay pandaigdigang komunikasyon, kung mayroong 20 o 30 satellite ang garantisadong. Ito ay ganap na walang palya. Hindi gaanong alam ni Joseph ang tungkol dito, at hindi napigil ang mapabulalas, kailangan ba natin ang napakaraming satellite? 2. Mango si Abren at sinabing, 20 o 30 satellite ay hindi masyadong marami. Ang Starlink ng Elon Musk ay naglunsad ng 1,000,000 satellite sa ngayon, at maglulunsad sila ng 1,000,000 pa sa hinaharap. Ang kabuuang bilang ay magiging 10,000 pataas kung gusto mong makamit ang pandaigdigang komunikasyon. Kung mas maraming satellite, mas maganda. Kung maaari kang magkaroon ng mga satellite sa itaas anumang oras, halos wala kang makakamit na dead corner coverage sa global surface. At mas maraming satellite, mas maraming lakas sa pagproseso at bandwidth ng komunikasyon. Kung mas mataas ito, ngunit para sa Musk, ang kanyang satellite ay binuo at inilunsad ng kanyang sarili. Kaya ang gastos ay magiging mas mababa, at ito ay para sa commercial na paggamit. Kaya malaki ang demand, at ginagamit ito ng cataclysmic front sa loob, kaya medyo mababa ang demand. Habang nakikinig si Charlie ay tuwang-tuwa siya at sinabing, professional talaga si kuya. Kung ganoon ang kaso, pumunta sa cataclysmic front upang pangunahan ang bagay na ito, at magsikap na bumuo ng iyong sariling satellite communication network para sa cataclysmic front sa pinakamaikling posibleng panahon.